Nakakapagod man lumaban, mas mabuting may natututunan. Anak, kamusta ka? Hello po, Tay! Malapit na po graduation day ko. Konting tiis na lang po at makakabawi na rin po ako sa lahat ng sakripisyo at pagod niyo po para sa akin. Kaya nga lang po, sayang, hindi po kayo makakapunta. Sayang, hindi makapunta si tatay. Hindi po pwede kasi walang pang naipon ko para makauwi. Pero masaya ako, nak. Makakapagtapos ka lang ng pag-aaralis. Malapit ka na mag-college. Proud ako sa'yo, nak. Kasi alam ko, decidido ka sa pag-aaral. Nak, mga pala ako, gusto na ilang kuya. Ayos na pala. Tignan ko naman hinihintay na magkabati ka yung dalawa. Lagi niyong piliin magpatawad sa isa't isa, ha? Sana balang araw magkabati na kayong dalawa. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo, ha? Sige po, Itay. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Magandang tanghali. Oras na para sa mga mainit na balita. Itinuturing na ng World Health Organization ang coronavirus disease 2019 bilang isang pandemic dahil sa bigla ang pagtaas ng kaso nito sa ating bansa. At pinagbabawal ng gobyerno at ng World Health Organization ang anumang pagpupulong at manatili na lamang sa loob ng bahay. Mula sa tahanan ng mga tagapagbalita, ako po si Summer Laviste. Oy, Danica, kamusta? Oh, bakit naman ba, kuya? Balita ko, di daw matutuloy graduation nyo, ah. Tapos? Nasaan na yung pinagmamayabang mo ay tatay na kailangan niya umuwi? Kasi nga, di ba, siya yung magsasabi ng medal sa'yo. Kawawa naman, hindi matutuloy ang graduation, di niya makikita ang kanyang tatay. Huwag mo na lang kausapin ko, puro ganyan ang sasabihin mo. Nakakainis. Lagago, binabanda. Muli nagbabalik ang inyong DJ na maasahan. DJ na handang makinig sa inyong problema. Tumawag lamang sa ating numero at ating niyang pag-usapan. Hello po, DJ Rocky. Hi, Iha. Anong pangalan mo? Danica Santos po, DJ Rocky. Gusto ko malaman ang iyong problema. Nalulungkot po ako sa nangyayari. Dahil hindi ko po mapapakita sa aking ama na nakasuot po ako ng toga at hindi ko rin po mapapakita sa kanya ang aking diploma. At isa pa po sa problema na aking kinakaharap ay ang pandemya. Sa susunod na buwan na po ang pagbabalik online eskwela. At dahil may pandemya, nawalan po ng pansamantalang trabaho ang aking ama. Kaya hindi ko po alam kung paano makahanap ng paraan upang kumita ng pera para sa aking kolehiyo. Ayoko pong huminto sa pag-aaral, DJ Rocky, dahil gusto ko pong matupad lahat ng mga pangarap ko. Okay, Danica. Ang ma-advise ko sa'yo is huwag kang sumuko at kayanin mo ang problema na iyong kinakaharap. At ngayong pandemya, maaari kang magbenta online para kahit papano makikitaan ka sa araw-araw at makatulong to sa iyo. Tama-tama, naalala ko ang aking kapatid ay gumagawa ng project na Iskolar ng Kabataan para makatulong sa mga hindi kayang mag-aral dahil may pandemya. Pero dahil napatawag ka sa ating istasyon, bibigyan kita ng pag-asang magpatuloy sa pag-aaral. Isa ka na sa Iskolar ng Kabataan. Naku po, maraming maraming salamat po, DJ Rocky. Walang anuman, Danica. Simula pala na laban ko at alam ko, kakayanin ko. Ay, sana supportahan niyo ako. Bilhin niyo na itong mga pre-love clothes ko. Kuya, kung iinisin mo lang naman ako, huwag na lang muna tayong mag-usap. Hindi tayo ininis. Kaya ako napatawag kasi nga gusto mong humingi ng sorry sa'yo. Pati na tayo, ha? Okay lang yun, kuya. Naintindihan naman po kita eh. Diba nga, pamilya tayo. Tayo-tayo lang din yung magtutulungan. I love you, kuya. Sorry ulit, ha? Mamaya, bawi si kuya dyan. Dalangat lang pa sa lubong. Love you. Tay, may magandang balita po ako sa inyo. Alam niyo po bang? Ang tadhana ay lagi tayong sinusubukan.
sapagkat yan ang paraan para patuloy tayong lumaban. Maging desidido hangga't may isang naniniwala sa'yo. Ayos lang ang magpahinga, pero magpatuloy ka pa rin sa pangarap mo.